Para sa mga mahihilig makinig ng mga true crime stories and mysteries, subscribe to Takip Silim True Crime and Mysteries. Narrated by me, Jupiter Torres, and Wilmore Ploponio. Takip Silim True Crime and Mysteries. Subscribe now. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng Sityo Bangungot. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ivy. Math teacher po ako dito sa Thailand for 10 years na. 1995 po, nung naging ka-blockmate ko si Edward sa college. Isa sa mga sikat na University ng Engineering sa Cebu City. Naging close po kaming magkaka-blockmates. Dahil doon, umamin po sa amin si Edward na meron daw siyang crush. Pinilit namin siyang paaminin kung sino ito. Hanggang sa sinabi na nga niyang, ako raw ang crush niya. First year college pa po kami noon, kaya wala lang po sa akin yun. Nung una. Hanggang sa umabot na kami ng fifth year, ay sinasabi niyang ako pa rin daw ang kanyang crush. Lagi po kaming tinutukso ng aming mga barkada dahil doon. Di ko po itinatanggi na na-develop na rin ang feelings ko sa kanya kasi matalino siya. Tinamaan na rin po ako. Nanligaw siya sa akin noong third year kami, pero sinabihan ko po siya na mag-usap na lang kami ulit tungkol doon kasi may mga back subjects pa ako. Hanggang sa naging professionals na po kami at may trabaho na. Nagte-text at nag-chat-chat pa rin kami sa Friendster noon. Noong 28 years old na po kami taong 2006, tinanong ko siya tungkol sa estado ng relasyon namin kasi pakiramdam ko ay may gusto pa rin siya sa akin. Nakikita kong nagpo-post siya ng mga sweet nothings sa wall ko sa Friendster. Ang ina-expect ko po na isasagot niya sa akin noon ay di pa ito ang tamang panahon. Pero ang sinabi niya po sa akin ay ikinalungkot ko talaga. Sabi niya po, that was just history written in the wind. You deserve someone better. Sobra po akong nasaktan sa sinabi niyang yun. Pero dahil naging abala ako sa buhay ko at sa aking pangiibang bansa, kaya nakarecover po ako agad sa broken heart na yun. Nawala na po ang Friendster at pumalit ang Facebook. Hindi ko po siya inadd at ganun din siya sa akin. Di na po ako umasa sa kanya na mapansin ako. Para sa akin, closure na po ang nangyari sa amin noong 2006. July 26, 2017, alas 5 ng hapon. Uwian na galing school. Kumain po ako ng hapunan at bigla ko pong naramdaman na lumamig ang paligid. Sobrang lamig po. Nakakapanindig balahibo ang ginaw na yun. Hindi po talaga pangkaraniwan dito sa Pattaya, Thailand kasi sobrang init po dito ng panahong yun at wala pong aircon ang kwarto na inuupahan ko. Pinatay ko ang electric fan kasi sobrang lamig ng ibinubuga nitong hangin na lalong nagpakilabot sa akin. Nag-jogging pants ako at jacket pagkatapos ay nahiga sa kama.
Kinumusta ko ang aking pamilya sa Pilipinas kasi pag ganitong iba ang pakiramdam ko, iniisip kong may problema sa bahay. Pero mabuti na lang at walang problema ang pamilya ko. Nakahiga lang ako at hindi ako makatulog dahil sobrang giniginaw talaga ako. Hanggang mapansin kong alas 9 na ng gabi. Sa kakascroll ko sa Facebook, nakita ko ang post ng kaibigan namin. Barkada talaga siya ni Edward na naging kaibigan ko na rin. Nanlambot ako dahil gulat na gulat ako nang mabasa ko ang post niyang RIP Edward. Doon ko na naramdamang wala na ang malamig na hangin na nagpapakilabot sa akin. Alam kong si Edward yun, kaya sinabihan ko siya na magpatuloy na siya sa kanyang paroroonan. Sinabi ko rin na hindi ako galit sa kanya. Sinabi ko rin na nasaktan ako sa sinabi niya sa akin noon, pero wala na yun sa akin. Ang tagal na kasi noon. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil totoo siya sa nararamdaman niya para sa akin. Mula noon, pinagpapamisa ko ang kanyang kaarawan at kamatayan. Nalaman ko na cancer ang kanyang ikinamatay. September 8, 2021. Nanaginip ako na naglalaro ng hide and seek. Pero kakaiba ito kumpara sa totoong laro. Hindi po parte ng bahay ang pinagtataguan, kundi mismong buong bahay. Namimili raw ako ng bahay na pagtataguan. Pumasok ako sa isang bahay at pinagkakantsawan pa ako ng mga barkada ni Edward. Sa panaginip ko ay tinanong ko si Edward, sabi ko, "Gusto mo pa rin ako? Di ba wala na yan matagal na?" Ngumiti po siya sa akin at nagising ako na ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Hinalungkat ko ang wall ng Facebook account niya kinaumagahan at nakita ko po ang mga comments ng isang picture niya na posted noong 2009 kung saan ay minimension ang pangalan ko ng mga barkada niya. Nagbibiruan sila doon at sinabi na naghihintay daw po ako kay Edward. Pagkatapos ay puro kantsawan na ang mga nabasa ko doon. Nakalimutan ko na rin na nagsabi rin pala ako kay Edward na kung totoong may gusto pa rin siya sa akin, ipakita niya sa abot ng kanyang makakaya. Hanggang isang araw, nakakita ako ng dalawang velvet hearts na may nakasulat na I love you sa isang bag na puro abubot ng guro habang naghahanap ako ng rubber eraser para ipambura sa sinosolve kong math equations. October 2, 2021. Meron po akong student dati na feng shui expert at psychic medium. Tarot cards po ang ginagamit niya at sabi niya, lagi raw po siyang nasa tabi ko. Namimiss raw niya ako at sobra siyang nag-aalala sa akin. Mahal daw niya ako. Noong buhay pa raw siya ay hindi niya ako naalagaan. Sinabihan din ako ng estudyante ko na magdasal at ipagpasalamat kung dumating siya sa buhay ko. Simula noon ay lagi na akong nagsisimba para sa kanya at para sa ibang mahal ko sa buhay na namayapa na kagaya ng aking ama. July 2022,
magte-take ako ng licensure exam for teachers or LET. Nag-online appointment ako sa PRC for registration. Walang slots para sa Cebu at Dumaguete. Bohol lang ang meron. Naisip ko na taga-Bohol po siya. Ang LET applicant number ko po ay 162259. Ang birthday po niya ay 1-26. Ang graduation date ng PhD ko rin po ay January 27, 2022. Araw pagkatapos ng kanyang kaarawan. September 26, 2022. Pumunta ako ng Bangkok para mag-take ng board exam. Nag-online booking po ako sa booking.com. Nagulat ako nang pag-fill out ko sa booking.com ay nag-autofill yung pangalan niya. Di ko alam kung bakit nagkaganon. Mag-autofill lang po kasi yun kapag ang pangalan ay nakabook na doon dati pa. Dito ko po nalaman na lagi niya pa rin akong sinasamahan at ginagabayan. Sa awa ng Diyos ay pumasa po ako sa LET. Uuwi na po ako sa Pilipinas ng April 2022. Sa ngayon, magpo 45 years old na po ako at balak ko na pong sa Pilipinas na magturo hanggang mag-retire. Paniniwala po akong siya po ang destiny at soulmate ko kasi lagi po siyang gumagabay sa akin. Kagaya niya, di rin po ako nakapag-asawa. 6 na taon matapos ang kanyang pagkamatay, ay binala kong pumunta ng Bohol para dalawin ang punto niya. Dati po ay hindi ko matanggap na hindi ako makapag-aasawa. Pero masaya na po ako ngayon kahit mag-isa. Kasi alam kong nandyan siya na laging gumagabay sa akin. Habang nabubuhay ako ay patuloy akong mabubuhay nang masaya. Palagi ko siyang ipagdarasal kasama ang iba pa. Ang tanging hiling ko na lang ay payapang buhay at masayang katapusan ng takbuhin ko sa buhay. Sumpa ng Nunal. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Maribeth, taga Quezon City. Hindi ko po alam kung mayroong naniniwala sa kasabihan na kapag ikaw raw ay may nunal na malapit sa mata kung saan daan ito ng luha, palagi ka raw iiyak. Ako kasi gusto ko itong paniwalaan lalo na nung huling beses akong nakaramdam na magmahal. Mahigit 4 na taon na kami ng nobyo kong si Julius. Valentine's Day noon, taong 2018. Inaya niya akong mag-date. Simple lang ang buhay namin bilang magkasintahan. Masaya na kami kahit nagde-date sa lugawan. Alam ng mga magulang namin ang tungkol sa amin, kaya nakakaalis kami at hindi pinagagalitan kapag gabi na umuwi. Malaki ang tiwala ng magulang ko sa nobyo ko. Mabilis din nilang tinanggap si Julius dahil bago siya dumating sa buhay ko. Nandoon na ako sa puntong ayaw ko nang makipagrelasyon. Nakadalawang boyfriend na po ako at lahat sila ay namatay. Yung una, aksidente.
yung pangalawa namatay dahil sa karamdaman. Nagkatroma na ako. May nakapagsabi kasi sa akin na dahil daw yun sa nunal ko sa may tuluan ng luha. Hindi raw talaga ako magiging masaya. Ang tagal ng ligaw ni Julius sa akin. Gusto ko siya pero natatakot akong kagaya ng mga nauna ay mawala rin siya sa akin. Ilang beses ko siyang pinagtabuyan dahil sa mga naging karanasan ko. Pero sabi niya, nagkataon lang yun at hindi raw yun mangyayari sa amin. Pinalakas niya ang loob ko hanggang sa maniwala na rin akong baka nga hindi na yun maulit pa. Mahigit 4 na taon na kami at nawala na sa isip ko ang mga masasakit kong nakaraan. Pinalitan yun ni Julius ng masasaya naming alaala. Hanggang sa isang araw, nag-propose siya sa akin sa mismong araw ng date namin, noong February 14. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas, bubuo na rin kami ng sariling pamilya. Mukhang tuluyan hanggang nawala ang parang sumpa ng nunal ko sa akin. Yun ang akala ko. Pero sa araw ng practice namin para sa kasal, ang tagal niyang dumating. Medyo kinakabahan na ako noon dahil hindi naman siya yung tao na hindi nagpaparamdam. Palagi siyang nagtitext sa akin para mag-update. Pero nung sandaling yun, wala akong natanggap na text o tawag mula sa kanya para sabihin na malilate siya o kung ano ang dahilan niya. Habang tumatagal ay sobra na akong kinakabahan. Doon na bumalik sa akin ang takot ko na baka mangyari na naman ang bangungot ko sa buhay. Kahit pigilan ko ang pag-iyak, ang luha ko ay hindi mapigil sa pagpatak. Pinapakalma na lang ako ng pamilya ko na naroon din sa simbahan para sa aming practice. Pero iba talaga ang kutob ko ng oras na yon. Pakiramdam ko talaga ay may masamang nangyari sa kanya. Lumabas ako noon ng simbahan para pakalmahin ko ang sarili. Nakita ko siyang naglalakad na papalapit. Nakita ko siya. Pero ang pakiramdam ko pa rin ay iba. Sobrang lungkot at sobrang bigat. Lalo akong naiyak nang makita siya. Nagtaka pa ako sa ginawa niya dahil nang makita ako, huminto siya at hindi na tumuloy. Sobrang lungkot ng mukha niya, parang iiyak. Tinatawag ko siya pero ayaw niyang lumapit. Basta nakatingin lang siya sa akin. Lumabas na ang ate ko dahil naririnig niya akong sumisigaw. Sinabi ko sa kanya na nakita ko si Julius pero ayaw lumapit. Baka kako ayaw na niya akong pakasalan. Nang itanong sa akin ang ate ko kung nasaan siya, itinuro ko. Nakatayo lang kasi siya sa kabilang kalsada. At mula doon, ay tinatanaw ako. Nang tingnan ng ate ko, bigla na lang umalis si Julius, nagmamadalisang naglakad. Galit na galit ang ate ko at hinabol niya si Julius. Sumunod naman akong umiiyak. Ang nasa isip ko noon, pigilan na ang ate ko na habulin siya pero sa kabilang banda, may umuudyok naman sa akin na habulin si Julius at hingan ng paliwanag. Sa kakahabol namin sa kanya, hindi na namin siya nakita nang lumiko ng kalsada. Hinawakan ko sa braso ang ate ko at sinabing imposible.
Baka hindi yun si Julius dahil naisip kong nakamotor nga pala siya, kaya bakit siya maglalakad? Sa bandang unahan, nakita namin ang kumpul ng tao na nag-uusyoso. May pagkamarites din ang ate ko kaya dali-dali siyang nakiusyoso. Sumunod na lang ako. Hinawi pa ng ate ko ang mga tao para makalapit sa kalsada. Tapos, bigla na lang umatras ang ate ko at hinatak akong palayo sa lugar. Tanong ako ng tanong kung bakit bigla na lang kaming aalis. Ano ba ang nakita niya? Gusto ko ring tingnan, pero nagagalit na ang ate ko sa akin. Tapos maya-maya, umiiyak na siya. Sinigawan niya ako at sinabihan na huwag ko raw titingnan dahil hindi ko kakayanin. Lalo akong nag-isip, itinula ko siya dali-daling pinuntahan ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Gumuho ang mundo ko noon, Sir Jupiter. Si Julius ang nakita kong nakahandusay sa kalsada. Walang buhay. Nakita ko rin nasa ilalim ng truck ang motor niya. Hindi na ako nakagalaw noon. Narinig ko na lang ang ate ko na hinahatak akong palayo sa lugar. Ang sikip ng dibdib ko pero hindi ako makaiyak. Kinakausap ako ng pamilya ko pero hindi ko na sila magawang sagutin. Sir Jupiter, inilibing po si Julius na hindi ko talaga tanggap ang nangyari. Gusto ko ulit hukayin ang pinaglibingan sa kanya. Gusto ko nang sumama. Hinahatak lang ako ng pamilya ko dahil hinuhukay ko ng kamay ang lupang itinabon sa kanya. Hindi na umusad ang buhay ko mula noon. Umabot pa sa punto na sinugatan ko ang mukha ko para tanggalin ang nunal na nagbibigay ng malas sa akin. Galit na galit ako sa nunal na yon. Gusto kong wasakin ang mukha ko. Ilang ulit din akong nagtangkang magpakamatay. Naglaslas ako ng pulso pero lagi akong nahuhuli ng pamilya ko. Sinubukan ko ring magbigti pero dahil nga lagi akong nagpapakamatay, bantay sarado na nila ako. Natatakot na rin sila para sa akin. Kahit anong galit nila sa akin, hindi ko na pinapansin. Pakiramdam ko noon, wala nang kwenta ang buhay ko. Hanggang isang gabi. Habang nakahiga ako, naramdaman kong may tumabi sa akin. Naramdaman kong gumalaw ang kama. Talagang may humiga sa likuran ko. Nakatagilid ako noon habang nakikiramdam. Hindi naman kapatid ko ang tumabi sa akin dahil nasa sala pa siya. Walang nagbukas ng pinto para pumasok sa kwarto. Ako lang ang mag-isa na nasa loob ng silid. Naramdaman kong yumakap sa akin ang tumabi sa likuran ko. Hindi ako natakot. Naisip kong si Julius yun. Pero hindi ko siya kinausap. Kinayaan ko lang na nakayakap siya sa akin. Nakaramdam ako ng ginawa dahil doon. Pakiramdam ko ay hindi niya ako iniwan. Nandyan lang siya sa paligid, binabantayan lang ako. Magmula nang mangyari yun, palagi ko nang hinihintay na magparamdam uli sa akin si Julius. Kaso ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin yun nauulit. Ginagawa ko na rin yung tuwing hating gabi ng Biyernes ay tumitingin ako sa salamin kasi gusto kong magpakita siya sa akin. Hindi ko talaga magawang mag-move on.
di ko pa kaya. Binabalikan ko pa ang mga lugar na pinupuntahan namin, pati yung lugar kung saan siya na-aksidente. Pinupuntahan ko rin dahil iniisip kong baka nandoon lang ang kanyang kaluluwa tapos makita niya ako at sumama siya sa akin. Palagi rin akong bumabalik sa libingan niya at kinakausap siya na kahit multo na lang sana ay magbalik siya sa akin. Pero walang nangyayari. Nagawa ko pa siyang sumbatan nang minsan naglasing ako. Sabi ko bakit hindi niya magawang magpakita sa akin kung talagang may kakayahan ang namatay na magmulto. Hanggang isang gabi. Maulan noon. Mag-aalas tres na ng madaling araw nang magising ako para magbanyo. Nakarinig ako ng yabag sa sala na papunta sa kinaroroonan ko. Kalalabas ko lang ng kwarto noon. Tiningnan ko kung sino ang naglalakad. Wala akong nakitang tao, pero may basa sa simento. Kitang-kita ko dahil binuksan ko ang ilaw para tingnan kasi akala ko kapatid ko. Tiningnan ko pang mabuti dahil baka kako, may tulo ang bubong namin. Pero ang tunog ng yabag ay sumasabay doon sa tubig na naiiwan sa simento. Parang bakas ng taong naglalakad na basa ang katawan. Ang bakas ng tubig ay huminto sa tapat ko kasabay ng pagtigil din ng yabag na aking naririnig. Tapos naramdaman kong may kamay na humaplos sa aking pisngi. Malamig ito at basa dahil nabasa ang pisngi ko. Hinaplos din niya ang naghilom kong sugat sa mukha gawa ng pagtanggal ko sa nunal. Naging malaking peklat na kasi yun. Alam kong si Julius ang naramdaman ko ng sandaling yun dahil siya lang ang tanging boyfriend ko na pinagsabihan ng tungkol sa sumpa ng nunal ko. Naiyak ako. Kinausap ko siya at sinabihan na hindi ko pa kayang mag-move on. Hindi ko patanggap na wala na siya. Tapos naramdaman kong humangin ng malamig. Nagtaasan ang balahibo ko. Niyakap ako ng malamig na hangin na may kasabay na bulong. Sabi niya, hindi siya umalis. Hindi niya ako iniwan. Iba na ang boses na narinig ko pero alam kong si Julius yun. Nakaramdam ako ng tuwa dahil nalaman kong nandyan lang siya. Mula noon, unti-unti akong bumalik sa dati kong sigla. Kasi nasa isip ko, nandyan lang siya. Nasa tabi ko lang. Napatunayan ko pa yun nung isang beses. Pauwi na ako galing sa bahay ng isang kaibigan. Naglalakad ako noon alas 7 ng gabi. May nakasalubong akong lalaki. Huminto siya sa harapan ko at nagpakilala sa akin. Ang sabi niya, palagi raw niya akong nakikita. Malungkot daw ang mukha ko. Inilugay ko pa ang buhok ko para itago ang peklat sa aking mukha, pero sabi niya, hindi ko raw yun ikinapangit. Hanggang sa tinanong niya ako kung pwede raw ba siyang manligaw sa akin. Hindi pa ako nagsasalita para sagutin siya, hindi dahil wala naman akong balak na magpaligaw pa kahit kanino. Pero bigla siyang namutla. Titig na titig siya sa likuran ko na parang may kinatatakutan. Tapos nanginginig siyang nagsalita, sabi niya, nagjo-joke lang daw siya.
Hindi naman daw niya alam na may kasama akong boyfriend. Dali-dali siyang kumaripas ng takbo palayo sa akin. Nilingon ko ang nakita niya pero wala naman akong nakita. Ako lang ang taong naglalakad sa kalsadang papasok sa amin ng oras na yun. Napangiti na lang ako dahil doon. Sabi ko, si Julius ang nakita niya. Hindi na talaga ako tumanggap ng manliligaw dahil bugod sa ayaw ko na. Natatakot akong baka may epekto pa ang sumpa ng nunal sa akin kahit tinanggal ko na yun. Ngayon, hindi ko na nararamdaman si Julius dahil na rin siguro sa ayos na ang buhay ko. Naka-move on na ako sa bangungot ng aking buhay. Pero hindi ako nag-move on kay Julius. Kahit hindi ko siya nakikita, alam kong nandyan lang siya sa aking tabi. Hinihintay lang ang tamang oras kung kailan niya ako susunduin. Minsan iniisip ko, bakit ang tagal naman? Gusto ko na rin sumama sa kanya, pero naiisip ko pa rin ang pamilya. Ang magulang ko, kailangan pa nila ako. Ayokong maranasan nila ang sakit kapag nawala ako. Alam ko namang makapaghihintay siya sa araw na magkakasama na kami. Sir Jupiter, nakapagsulat po ako ngayon dahil hindi na ako nasasaktan habang sinasariwa ko ang mga nakaraan ko. Kaya ko nang harapin ang lahat. Nandun pa rin ang trauma ko, pero matatag na po ako ngayon. Marami pong salamat sa Sityo Bangungot. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko para magkaroon din ng pag-asang lumaban ang mga kagaya kong naniniwala sa sumpa ng kanilang buhay. Laban lang po tayo. Muli, maraming salamat.